Inyong lahat, narito na naman tayo sa ating channel at gagawa tayo ng panibagong reaction video. At dito sa ating reaction video, mga kaibigan, ang ating gagawa ng reaction video ay yung mga napapanood natin sa ating mga social media, yung mga sagutan, awayan, at kung ano-ano pa mang nagiging issue, mga kaibigan ng Noyal, ang ating pag-uusapan. Kasi nga, mga kaibigan, ako ay nanonood ng mga reaction video ng ilan nating mga kasama, mga kaibigan, at sa mga ginagawa nilang ina-upload. Ngayon, mga kaibigan, nagulat ako kasi, mga kaibigan, kasi napanood ko na nagpapalayas di umano si Ate Edna ng reactor or ng mga Kalingap members. So, inalam natin yan, mga kaibigan, ano at yan ang ating pag-uusapan. Pero bago natin pag-usapan yan, shout out muna ni Kuya Bal Santos Matubang, Kalinga Prab, and Ate Edna. At ganoon din po sa lahat ng ating mga viewers. Kay Gisa Bicolana, Ate Biconsiderate, and Sugar King Channel, mega love shout out sa inyong lahat. So, ito na, mga kaibigan. Dumako na tayo sa ating pinag-uusapan. Ano? Kasi mga kaibigan, nandito tayo para linawin ang lahat. Ano? Maging pair kay Ate Edna, maging pair dito kay Nacelle TV PH, kasi ito ang involved dito, mga kaibigan. Wala akong nakampihan dito, mga kaibigan, kasi matagal na nating kasama at matagal na nating mga kakilala itong mga tao na ito. Alam mo natin, mga kaibigan, itong mga tao na to ay mga palaban at kung sino-sino nga ang mga nakakaaway nito, mga ito, kasi nga nagtatanggol sila dito sa Kalingap. Alam natin, mga kaibigan, na nagtatanggol sila dito sa Kalingap. Pero nagulat ako, mga kaibigan, kasi nakita ko na may nagko-content na nagpapalaya si Ate Edna at nandun yung maraming basher ng bawat isa sa atin or ng bawat isa sa kanila. Kaya Ate Edna, napakarami ng basher doon sa mga content ng ilan. Kaya na CLTPPH, may mga basher. Dito kayo na Sangkay, meron ding basher. Ibig sabihin, pareha silang nababas. Pero ano nga ba ang totoo na pagkakasabi ni Ate Edna? Kasi nga, doon sa nambarood natin, ang sabi nila kasi, mga kaibigan, ay nagpapalayas o pinapalayas na itong si CLTPPH ni Ate Edna. So, nababas itong si Ate Edna sa mga comment section at kahit sa ang live, mga kaibigan, ay nababas talaga si Ate Edna. Pero ano nga ba talaga ang katotohanan na ikinoment na Ate Edna? Ito ba talaga ay nagpapalayas or pinapalayas itong si Cell TV PH? Maganda po ang pagkakasabi dyan ni Ate Edna, mga kaibigan. Ano? Maganda ang pagkakasabi dyan ni Ate Edna. Ang sabi dyan ni Ate Edna, mga kaibigan, sa comment section dyan sa video ni Cell TV PH, kung gusto mong lumayas sa Kalingap, huwag mo nang idamay ang pangalan ko, umalis ka na lang. Ibig sabihin, mga kaibigan, kapag ang salitang kung, yan ay kung gugustuhin mo lang lumayas, ibig sabihin, hindi talaga pinapalayas si Cell TV PH ni Ate Edna. At bigyan natin ng, huwag natin agad igawing conclusion na nagpapalayas si Ate Edna, kaya nagmarami rin ang basher ni Ate Edna. Diba? Ang dami, mga kaibigan. Totally dito sa Kalingap, mga kaibigan, sa tagal at sa tagal ko na rito, walang pinapalayas ang Kalingap. Kahit kaaway pa yan, kahit sino pa yan, walang pinapalayas dyan. Yan ang katotohanan. Sana ay doon sa ating mga kaibigan, doon sa mga gumagawa ng content, huwag natin gamitin yung comment ni Ate Edna na nagpapalayas, or huwag natin gamitin kasi hindi natin napapaganda yung ating community bagkos binibigyan natin ng pagkakataon na mag-rebuild ang bawat isa sa kanila. Kasi kung ang comment dyan ni Ate Edna ay sinasabing lumayas ka na dito sa Kalingap, maniniwala ako na nagpapalayas si Ate Edna ng mga reactor. Kinukop ko pa nga natin yung ibang mga reactor na wala dito sa Karipa, wala kung saan pa man. At kita ninyo, mga kaibigan, katulong natin si Ate Edna, si Kuya Nole, naghahagilap tayo ng mga reactor na wala pa dito sa mga grupo na ito para mahanap natin sila. Yan ang katotohanan. Yan ang katotohanan na hinahagilap natin ang lahat ng mga reactor na wala dito sa Kalingap, na nagko-content sa Kalingap. Para sa ganun, meron tayong isang pagkakataon, or may roon tayo na
ma-share mo lang kahit kaunti. Yan po yung ating purpose dyan, mga kaibigan. Kaya ako nagulat habang ako ay nanonood kanina. Hindi sana ako para malinaw ito. Napanood ko, mga kaibigan, na yung comment na yon ni Ate Edna, ay sinasabi nila doon na pinapaalis na ito si CLTVP. Sabi ko, bakit nagkaganon? Bakit nagpapaalis si Ate Edna ng reactor? Samantalang never kong mapanood sa kanyang live na nagpaalis siya ng reactor. Ang sabi niya ni Ate Edna, kung gusto ninyong lumabas sa Kalingap, gusto niyang umalis, malaya naman kayong umalis. Ako pabor doon, mga kaibigan. Mas maganda yung sinabi na yun ni Ate Edna, kapag umalis ka dito sa Kalingap, huwag ka nang magtapik ng kung ano paman. Umalis ka na lang. Para sa akin, ako, ayos sa akin yun. Ayos sa akin yun. Pero kung bibigyan natin, mga kaibigan, ng pagka-reaction, ang sasabihin natin, nagpalaya si Ate Edna, as in, ang tatamaan dyan ay si Ate Edna. At kita natin na kahit sa ang comment section, dito sa grupo ni Nasel TV PH, at saka ni Nabanat Bagsik, meron doon mga nagsasabi na bakit nagpapaalis si Ate Edna. Ang katotohanan ay hindi po, mga kaibigan. Basahin nyo po ng maigi. Kasi ang isang salita, mga kaibigan, kapag nilagyan ng kung, ibig sabihin hindi sigurado, at tinatanong kung ano yung kagustuhan mo, kung ano yung nais mo. Kasi halimbawa ganito, dito sa aking video na ito, halimbawa nag-comment si Ate Edna na Berador, lumayas ka na sa Kalingap. Halimbawa lang yun, mga kaibigan. Yun ang comment ni Ate Edna, as in, pinapalayas na talaga ako. Pero kung ang sasabihin dyan ni Ate Edna sa comment section, Berador, kung gusto mong umalis sa Kalingap, umalis ka na lang. As in, nagtatanong lang si Ate Edna kung gusto ko nang umalis. Walang masama dun, mga kaibigan. At wala ding masama kung si Ate Edna naman ay nagtatanong or gumagawa ng reaksyon doon sa mga reactor o pumupuna doon sa mga reactor. Para sa akin, hindi masama yun, mga kaibigan. Bakit? Kasi karapatan ni Ate Edna na magsita para sa programang ito, para sa programa ni Kuya Bal Santos Matupang. Tandaan natin, mga viewers, tandaan natin, mga kababayan, sa live ni Kuya Bal Santos Matupang, ang sinasabi nga dyan ni Kuya Bal Santos Matupang, siya lang yung tanging tao na makakapagpaalis o magtatanggal sa kanila kung halimbawa pa man mayroong mga nagawang mali. Ano? Siya ang mag-o-official announce. Ako, mga kaibigan, meron akong mga tinatanggal dito sa Kalingap. Meron ako ditong hindi sa Kalingap, dito sa Karipa, yung mga inire-remove ko sa GC, yung mga hindi talaga pwede dito sa Karipa, nag-aalis din ako. Pero hindi ko sila tinatanggal, hindi ko sila sinasabihan na hindi na kayo Kalingap. Kasi sila ay mga member ng ECTP, Association of Charity Vlogger, at si Kuya Bal Santos Matupang lang po ang may karapatan. So ito naman, mga kaibigan, na hindi ko sinasabi, mga kaibigan, na kapag member kayo ng ECTP ay untouchable na kayo. Ibig sabihin, yung ibinigay sa inyo na halimbawa i-member kayo, hindi na ninyo yung lisensya upang mang-away dito ng mang-away doon kung ano paman. Ito pong ECDP ay pwedeng bawiin sa inyo ni Kuya Bal Santos Matupang. At si Kuya Bal Santos Matupang lang ang may karapatan, at sina Ate Edna, yung mga grupo na yan ang makapagtanggal sa atin kapag tayo ay ECDP or member tayo ng Association of Charity Vlogger. Kaya, mga kaibigan, suriin natin yung mga kapo natin reactor, kung sino pa man yung mga reactor dito, kung sila ay mga member ba talaga ng ECDP. Dito po sa Akaripa, mga kaibigan, ay inuutay-utay na natin sila na marehistro sa ECDP para sa ganon sila talaga ay member ng Association of Charity Vlogger. Ibig sabihin, mga kaibigan, sila ay sumusunod doon sa mga alituntunin ng Kalingap. Kasi nga, ito yung matagal lang inaanong si Kuya Bal Santos Matupang, talagang gusto ninyo dito sa Kalingap, magpa-member kayo sa ECDP. At kaya, yung lahat ng mga pumapasok na bagong reactor, mga kaibigan, ay member na yan ng ECDP. At kung halimbawa man ay sila ay matanggal dito sa Karipa, at ma-remove sila dito sa Karipa, dala pa rin nila yung pangalan ng Kalingap kasi ECDP pa rin sila. At
si Kuya Bal Santos lang Matubang ang makakapagsabi na wala na sila sa Kalinga. Ako, pwede ko silang tanggalin sa GC ng Karipa or hindi na sila member ng Karipa, pero member pa rin sila ng Kalinga kasi sila ay member ng ECDP. Kaya sana mga kaibigan, yung mga kapwa natin reactor, magpa-member na kayo dito sa Association of Charity Vlogger para sa ganun ay masabi talaga na Kalingap tayo, mga kaibigan. Ako dito sa aking content, mga kaibigan, ay ginagawan ko ito ng content para naman sa ganun ay maalis-alis ng kaunti yung init ng awayan. Kasi nakikita ko, mga kaibigan, na ang daming galit kay Atid na, ang daming galit kay CLTVPH. Ibig sabihin, ayaw nating magsalpukan sila kasi sila yung mga taong mahalaga sa atin, mga kaibigan. Kahit sino pa yung mga reactor dyan, mga kaibigan, na nandito sa Kalingap, mahalaga po sila sa akin. Para sa akin, mga kaibigan, kasi kayo man, kung ang iniisip ninyo, mga kaibigan, nag-aaway-away kayo. Nag-aaway-away kayo, pero iisa lang ang uniforme natin. Kalingap pa rin tayo, mga kaibigan. Yun yung lagi kong sinasabi, bawat live ko, mga kaibigan. Ang kasiraan ng isang reactor ay kasiraan nating lahat. Kaya ang masasabi ko dito sa mga nag-aaway-away, mga kaibigan, hinay-hinay lang kayo. Kasi habang tayo ay nag-aaway at nagbabangayan, hindi natin masasabi na tayo ay talagang sulit supporter ng Kalingap. Bagkus, binibigyan natin ng dungis yung Kalingap. Kasi aaway tayo, magsasagutan tayo, mag-aaway-aaway tayo dito. Ano ang dala-dala natin? Halimbawa, awayin ko si Direk Luis, mga kaibigan. Awayin ko, ang pangit-pangit naman ng reactor na ito, na si Direk Nuwilsa. Nagkasagutan kami ng nagkasagutan ni Direk Nuwilsa. Sasagot na naman si Direk Nuwilsa na itong sibirador ay gwapo. Ito yung reactor ng Kalinga. Pero ang tanong dyan, mga kaibigan, ang sasabihin dyan ng mga ibang bagong viewers, sino ba si Birador? Ay Kalingap yan. Sino ba si Direk Nuwilsa? Kalingap yan. Bakit sila ay nag-aaway? Ay ganyan na yung Kalingap. So, sino yung apektado? Apektado kami dalawa, apektado din yung pangalan ng Kalinga. Kaya mga kaibigan, hinahinay lang tayo sa paggawa ng mga reaction video. Ano? Hinahinay din tayo at unawain nating mabuti. Alam ko matatalino kayo, mga kaibigan, at ako naman ay hindi matalino, pero yung mga comment na mga ganitong comment natin na wala pong pinapalayas na tao. Huwag natin bigyan ng color. Huwag natin bigyan ng kulay. Or sasabihin, bakit nagpapalaya si Edna Matubang? Hindi po, mga kaibigan. Bakit pinapaalis ni Edna Matubang si CLTVPH? Hindi po, mga kaibigan. Kung gustong umalis, umalis na lang. Huwag lang gamitin ang kanyang pangalan. Yan po ang katotohanan. At sana po, mga kaibigan, unawain natin yung mga bawat comment. Huwag kaagad tayong sugod na sugod at tingnan natin kung ano yung katotohanan. Kaya ako ay ngayong araw, tiningnan ko talaga kung ano ba talaga yung katotohanan, kung nagpapalayas ba talaga, kasi sa bawat live natin na nandyan naman ako, mga kaibigan. Nandyan ako, nanonood ako, tinitingnan ko kung ano kanyang mga sinasabi. As in, wala po akong narinig na pinalayas itong si Ate Edna na kahit na sino pong reactor at kahit sino pong charity vlogger na nandito sa Kalinga. Kaya sana po, mga kaibigan, iwasan natin yung mga bad comment para sa ganun ay maiwasan na ang awayan dito sa Kalinga. So maraming salamat and God bless sa ating lahat. Bye bye. Thank you very much.